katabi at tapat na kasama sa bahay. Pero sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, may mga nakakaranas ng pagmamalupit at pang-aabuso. Ano nga ba ang programa ng pamahalaan na pro-protekta sa mga kasambahay? Iba't ibang kwento na ng pang-abuso at pagmamaltrato sa mga kasambahay ang naging laman ng mga balita. Karaniwan ng reklamo ang hindi pagpapasweldo ng maayos, minsan ang humantong sa pisikal na pananakit at sekswal na pang-aabuso. Sa kabila nito, tila kulang daw ang ngipin ng batas na dapat sana ay pumuprotekta sa kanila. Maswerte ang 17 taong gulang na si Christine na nakatakas sa kamay ng malupit na amo. Sa kanyang murang edad, napasabak na siya sa pagtatrabaho bilang kasambahay. Ilang taon kami nagsimula sa Laguna magtrabaho? 15. 15. Ilang taon ka na ngayon? 17. 17. Naisip mo ba nung mga panahon na yun na ang bata-bata mo pa nung mga panahon na yun? Hindi po. Hindi ko na inisip kung bata man ako. Anay, basta gusto ko makahanap ako ng pera para mapustusan ko yung gamot ng mama ko. Malaki daw ang perang kailangan ng kanyang mga magulang kaya siya napilitang mamasukan. Kaya ako nagtrabaho rin yung mama ko tapos papa ko nagkasakit. Yung papa ko nasa ospital, yung mama ko nasa bahay lang. Hindi dinala ng ospital kasi wala nga akong pera. Yung bahay namin binenta na. Tapos yung lupa namin, nakitira na lang kami sa kapatid ng papa ko. Sa unang tatlong buwan niya sa mga amo sa Laguna, hindi niya ito nakitaan ng pagmamalupit. Pero unti-unti daw lumabas ang tunay nitong ugali. Iba't ibang uri ng pananakit ang naranasan sa kamay ng amo. May nawala silang pera, tapos ako pinagbibintangan nila na kumuha daw ako ng pera. Sabi ko ni isang usin, wala akong pera. Kahit talugluin nyo pa yung mga damit ko, wala akong pera dyan. Yun, hindi talaga sila naniwala. Yun, tinali nila ako sa langgam. Hindi pa nila ako pinakain. Marami pang pagmamalupit ang ginawa sa kanya sa mga oras na nagkakamali siya. Ano yung pinangpaso sa'yo? Yung kutsarang mainit. Kutsarang galing saan? Sa siling nila, pinainit. Pinainit? As in, sinadyang pinainit yung kutsara. Tapos, nung mainit na... Tinanggal niya. So, parang yung balat ko nadala na eh. Pero isang revelasyon ni Christine ang gumulat sa amin. Paulit-ulit daw siyang ginahasa ng amo. Pag wala yung asawa niya, laging pumunta sa kwarto namin. Tapos may dalang kutsilyo, tinatakot niya ako. Pag nagsalita ako, sumigaw ka man, sasaksakin kita nito. Hindi ako makapagsigaw. Sa isang linggo, gano'ng kadalas ka iri? Parang araw-araw siya pumunta sa kwarto namin. Hanggang mabuntis ka? Oo. Kahit mabuntis na ako, ginagawa pa rin niya. Bukod sa pisikal at sexual na pang-aabuso, hindi rin daw napasweldo ng maayos si Christine. Minsan, hindi ka nasweldohan? Noong una po, nagsweldo sila yung tatlong buwan pa lang ako, hanggang tatlong buwan nagsweldo sila sa akin. Noong pang-alapat na hindi na hanggang sa mga anim na, nung anak na ako, wala nang pera binibigay sa akin. Kahit nga nung lumayas ako, wala akong pera eh. Naglakad lang ako muna sa pinsan ko. Kung tutuusin, may ilang batas na maaaring magamit sa kaso ni Christine. Una na riyan ang Republic Act 9208 o Anti-Human Trafficking Act. Dahil menor de edad, pinoproteksyonan din si Christine ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act na naglalayong magparusa sa sinumang nang abuso sa mga menor de edad. Ang problema tila hindi naman daw lubusang na ipatutupad ang mga ito. Wala pang batas na nagpoprotekta sa kanila. Hindi sila kinikilala bilang mga worker, hindi binibigyan ng dignidad at pagkilala yung kanilang sektor. Patuloy yung paglaganap ng mga pag-aabuso. Patuloy na tinitiis naman ang 19 na taong gulang na si Enrico ang pagmamalupit ng kanyang amo. Bihira lang kasi siyang nakakalabas sa pinapasukang bahay lalo na walang pahintulot. Grade 4 lang siya nang dalhin ang kanyang ama sa pinagsisilbihan niyang amo ngayon. Mula noon, tila naglaho na ang kanyang pamilya. Nanilbihan siya sa among kinikilala niyang Panginoon. Kung saan po nila ako iutos,
Kung maglilinis pong bahay, lilinis po. Kung maglilinis pong bodega, linisin ko po. Kung maghihiwa na legado, maghihiwa po. Pero ang masaklap sa maliit raw niyang pagkakamali, ang kapalit ay mabigat na kaparusahan. Yung sa sinaing lang po, nangyari po, nasunog. Ayun po, binatukan, tapos napasagot po ako. Nasuntok po yung bunganga ko, tanggal po yung ngiti. Pero bukod sa pananakit, hindi rin daw nakakatanggap ng sapat na sweldo si Enrico. May pagkakataon pang 300 piso lang ang natanggap daw niyang bayad kada buwan. Pagkamali ka, yun po, konting bawas, tapos minsan wala rin pong maibigay. Sa kabila ng nararanasang pagmamalupit, wala daw siyang planong umalis sa pinagsisilbihang bahay. Wala na po, wala rin po akong pupuntahan. Okay na po sa akin to. Masaya na rin ako kung anong lagay ko ngayon. At least nabubuhay po, nakakain. Ang masaklap sa kalagayan ng mga kasambahay, tila hindi sila ganap na naproprotektahan ng kasalukuyang batas. Labor Code of the Philippines ang tanging batas na sumasaklaw sa mga kasambahay at ayon sa provision nito, 800 pesos kada buwan lang ang minimum wage ng mga kasambahay. Sobrang liit at napag-iwanan na. Makikita talaga na marami pa rin sa kasambahay ay napakababa yung sahod. Wala silang SSS, wala silang PhilHealth, wala silang pag-ibig. At kadalasan ito sa kanila ay mga na ina din ng tahanan na nagpapadala ng pera nila doon sa probinsya, mga anak na tumutulong doon sa kanilang mga magulang. 12 taon nang ipinanukala sa Kongreso ang Magna Carta for Kasambahay. Layo nitong mabigyan ng mas mataas na sahod at benepisyo ang mga kasambahay. Pero kung tutuusin, mababa pa rin ang sweldong ipinanukala. Sa Metro Manila at mga lungsod, nakasaad na dapat pasahuri ng 2,500 pesos kada buwan ang mga kasambahay. 2,000 naman sa mga nasa probinsya. Disyembre ng nakaraang taon ng huling dinggin nito sa Kongreso. Halos lahat ng benepisyo na maiisip mo ay binigay natin dito sa batas nito para sa ating mga kasambahay. Unang-una yung 13-month pay. Yung sa labor code, walang nakasaad na 13-month pay. Yung PhilHealth, SSS, Pag-ibig, tsaka yung ECC, Employees Compensation Commission, na lahat ng mga premiums nito ay babayaran ng mga employers. Pero sa kasamaang palad, hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Hanggang hindi ma-provide ng ating pamahalaan yung inaasam-asam na respeto at pagkilala ng ating mga domestic workers sa pamamagitan ng pagkaroon ng isang komprehensibong batas ay mananatili ang pagyurak sa karapatan ng ating mga kasambahay. Samantala, upang malaman ang kasalukuyang kalagayan ni Christine, sinamahan namin siyang magpakonsulta sa isang espesyalista. Para mas maintindihan ko, kailangan marelay mo sa akin kung ano yung naging problema. Ano nga po, sumasaktan nila ako. Nauna, mabait sila sa akin, tapos yun. Akala ko mabait sila pagdating para ng ano din sila, masama din sila. So, at this moment, no, then yung trauma, it's still hunting her, no, through flashbacks, no, and through memories na bumabalik sa kanya. And then, may acting out tendencies na, lagi siyang may takot, natatakot siya na parang minsan wala rin namang ano, no? Kahit hindi naman threatening yung situation, pwedeng nakakaramdam pa rin siya ng ganun. And then, lagi siya nag-worry. Sa kabila ng mapait na karanasan sa naunang amo, pinilit uli ni Christine na mamasukan. Sila ang itinuturing na tapat na kasama sa bahay, tagasilbi sa kahit anumang ating kailangan. At minsan, tumatayo pang ating pangalawang magulang. Kaya marapat lamang na mabigyan sila ng sapat na pagpapahalaga kapalit ng sakripisyong kanilang iniaalay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.